Dito na tayo, alamin natin ang dapat ilagan. Iba ang angas sa hatid mong hangin at yabang. Dahil sa'yo ang dami kong kabag. Kuya, apakikaliwalang, itatapok ko kasi to sa may paliparang. Kailangan buksan ang tenga at matuto ka nang maiwasan na maibenta ang kaluluwa. Tupak-tupakan upang siya na may mapag-usapan. Okay nang inang mukha yan. Artifice! Marillas, Cavite represent! Magigay! Para Ibon! Alaalang nasa litrato o mga imahe na nasa isip. Baliktan ako kung tinatrato bilang mga buhay na panaginip na kadalasan kong sinisilip sa mga oras na matahimik. Tanging nananatili kong baon sa pabago-bagong paligid. Marating man ang kaibuturan ng mga pangarap mong kinasasabikan. Huwag mong kakalimutan lahat ng nasa iyong pinagmulang. Di mapapalitan dahil ang iyong matututunan. Kung sakaling dumating ka sa kasawian, wala ka mang mapatunguhan, meron ka namang mababalikan. Pinag-usapan na nila. Tigdalawat kalahating minuto sila. 9 judges tayo. Nanalo si Mot ng Coin Toss. Pili niya mauna si Apex. Isa buhay 2017. Magaling, magaling. Magaling ka, di ba? Sa murang edad, agad-agad napansin ka nila itong obra. Ginamitan ko ng Crayola. Hindi ko to palalagpasin, tang ina, pausbong ka palang tatagpasin na kita. Ako lalas na sa lalamunan ng idol niyong Wex. Pang nagpusod na ng buhok, mala Samurai X. Ako si Bato Cypix. Talo para hindi kita niloloko. Mararamdaman mo yung naranasan ni Price. Nagsusunugan na problema, hindi to promo. Kung yung bagsakan ni Chito Tinutono, ako yung bagsakan ko, Miko Soto. Marami ang nagsasabi na tagilid daw ako sa tarantado na to. O yan, nakatagilid na ako, masaya na kayo. Patamaan to kahit nakapikit. Ganito talaga ang mga asintado. Minsan tagilid. Masyado ka pang malambot. Hindi pa to ready sa bugbugan. Itsura niya mukhang papalaga ni Shea sa suntukan. Kamusta na, M-Hat? Mukha ka pa rin grade 6 na katatapos na mag-ensat. Sa gitna ng noon niya may malaking peklat. Di mo malaman kung na-headshot o nakipaglandian sa unicorn tapos na-headbutt. Para akong terrorist.
terorista. Garantisabog ang mga setup. Wala kang bars para cellphone na nasa dead spot. Imbis na trono, makukuha mo trauma na parang shell shock. Paano ka naging hip-hop kung yung get-up, panay bench at pay shop ang sarap mong pukpukin? Parang konti na lang yung ketchup! Wala kami pakisayo ni Red Blood kahit magdala ka na sarili mong pep squad. And guess what? Ibubunyag ko sa round 2 yung pinakasikat na linya mong dinekwat. Oo, ilalabas ko ang baho mo na parang testigo sa korte. Isa kang bagong sibol na toge na babaksakan ko ng 88 kilong adobe. Yang hype mo, parang masamang pakiramdam. Mainit daw siya ngayon. Lagnat laki lang yan. Ang corny mo bro, palibasa laman ng kukote mong go. Isang taon lang yung hype mo, parang Pokemon Go. Baliktaran, hindi po pwede yan. Hindi ka makakaskoro sa akin. Defensive run! Mas matamis ka pa sa ibabaw ng leche plan at kahit ang defeated ka, hindi mo ako matiteknikan sa pagkatalo wala ka pang karanasan pues ngayon ka mabiberginan! Alam nyo ba kung bakit yun ako niya nagmukhang tensionhan? Kasi nabarito ng pellet dyan tapos yung bala bearing ng electric fan. Eto, Sebo Di Macho, effective yan. Ako pa rin ang nauna, kaya panes ka kay kuya. Ang parusa, firing squad, pero ang mga gamit na baril ay basuka. Kung maere, manako, wala na kayong pake, mga puta. At least naparamdong ko sa'yo kung gaano kalayo yung agwat natin, tagalupa. Pag ako lumamong buo, kayo hinihimay nyo pa. Pagkatapos ng laban natin, wala ka na kaluluwa kasi... naidigay ko na! Ikaw ang dihado, pamihado, bakit ka mo? Simot ka lang, ako ubos pati plato! Ginamit pa ng gagong to. Marami nang gumamit niyan at lahat yon tinalo ko! Real talk na agad! Pagtungtong mukha da battle, alam kong gigil kat preparado. Nananatiling gutom na rapper. Kaya bahilig mong makisalo, nagkukumahog para sa title bilang pinakakwelang veterano na kinumpara yung sarili sa suicide bomber. Ganyan ka kadesperado! Kasi sa ugali mo lumipat yung pamagat ng yung kanta. Haring araw nga talaga, kasi masyado ang pasikat pag sinipat ang sakit ng sa mata. Diba tinamay mo si Ann Mateo? Meanwhile, ang kalaban mo si Shernan, gumawa pa ng ekstrang ingay yan babago mong racket. E daig mo pa palyadong missile sa kaka wordplay, pati babae tinatarget. Yun ang pagkakaintindi niya sa ceasefire. Baklang sundalo, madalas pang manghimaso kahit di siya kalaban. Gagawa ng skandalo para sa hinahabol ng kasikatan. Idadamay si ganto, si ganyan. Kaya paanong di magsisigawan? Parang commentator lang sa basketball yan. Kada tira, banggit pangalan. Kaya kung si A-Book parang nalimutan yung parachute, ginawa mong comedy kanyang galawan. Ikaw naman yung nakaparachute sa laban ni Holyfield. Agaw eksena ka sa bakbakan. Kaya pala nung ahon, may dala daw siyang 16 na sakong. Bigas na antimanong makakain kung sakaling lutuin daw yung laban. Doon ako sumang-ayon kasi magaling ka nga magsaing. Magpadinga sa ilalim, pwede rin bahaw na pamatong. Tutal gawain mo naman lagi yung sumapaw at gumatong. Inambing pa sarili kay Mike Tyson. Sa payat mo yan, seryoso? Umaastang maton, wag mo nga akong niloloko. Samantalang sabi mo kay Target noon, pag nagsuntukan tayo, ewan ko lang kung mahabol mo ko. Ayan si Apex. Sa pagkumpronta ay takot, pero pagdating sa video, tsaka lang to magdadaldal.
Yan yung tipong pagkasuntok, sabay takbo. Pag nakalayo, mga asar. Sa atensyon ay garapal. Puro papansin, madalas pa kong magpasaring. Gusto siya lang ang malakas, kaya pala galit siya doon sa nag-gym. Mabangis, yan ay bibihirang masawi. Sa tagumpay ay mabilis pag may gabay kang magwagi, kasi nga galaw ang artipis. Yang sulat mo ay panay tagpe, parang ginamitan lang ng breeze. Mas maraming kamay, mas madali. Oo, hati-hati sa papel. Yun ang saktong punto, sapagkat tila may gamit na gunting, kasi may katulong kang pangkat. Pero ang pinakamasaklap, isa ka lang peke sa mata ng liga na to, yun ang di mo matanggap. Kasi kung si Luni bukas na libro, sinamantala mo yung pangungopya sa aklat. Oo, magaling ka nga mag-multi, pero yung style mo sa pag-handle, malaluni lang lahat. Sa malawakang pagsusuri, kahit sa ang angle, malaluni ka mag-rap. Pero kahit dinaig mo pa si Plankton, sa kakahasel mo manghuli ng sangkap. Para sa amin, ikaw pa rin si Marlon P sa kanyang debut battle, kasi ikaw yung Luni na panggap. Ano bang sinasabi mo? Mali ang sinasabi mo. Anong pinagsasasabi mo, Mot? Punyeta ka, peste. Puro ka mema, putapete. Wala kang kwenta kay kajente. Kung ikaw yung Mot, ako yung raketa na di kuryente. Super rookie, ulul, rapper na wannabe. Tangina yung boses, tunog squatter sa Jollibee. Pero huwag kang mag-alala. Di ka mapapahiya sa akin pag ako nagpahiya sa'yo. Kaboses mo yung mga tambay sa riles, nakakilala ko. Ang ingay-ingay neto, kala mo naman inaano. Hindi porket ka mukha mo si Chito, may karapatan ka na mag-iskandalo. Sabi niya kay Onax, anak, olats ka, no? Onax, talo ka na. Woo! Perfecto na scheme. Diyan ka magaling, magbaliktad, parang cook sa burger machine. Estilo mong anagram at palindrome para kunwari mabenta ka. Para kuha tawat ng Pilipinas, subukan mo kung baliktare, putang ina, gera na! Sabi ng iba, mahirap daw yung ginagawa niya. Ako'y na-shock! Wow! Alam mo kung ano kabaliktaran ng what? Go! Lahat daw kaya niyang baliktare. Yung pitbull na buntis, baliktarin mo nga. Tingnan natin kung di ka kagatin sa mukha. Napaginip ako kagabi na ako'y kanyang naisahan. Dahil yung mga bara ko ay aking nakaligtaan. Nagising ng pawisan, pero napangiti na lang, kasi kadalasan ng laman ng panaginip ay ang kabaliktaran. Eto na ang revelasyon. Yung ABS-CBN niya na linya, mga pare, aking napag-alaman. Naginay niya lang yon doon sa OFW na battle rapper sa Japan. Palakpakan na kanyang kamamangha. Ang pangalan ng pinagayahan, Michael Joe. Subukan niyo panoorin yung Ultimate versus Michael Joe. Malamang ikabatrek niyo. Sobrang nagandahan ka doon sa bara ni Michael Joe. Ginamit mo! Kaya ikaw, ang Black Mamba ng wordplay. Kasi yung tira mo, ginaya mo lang kay MJ! Ano? Nagulat ka? No? Alam ko. Ganyan mag-research. Ganyan mamuna. Para kang kurakot sa customs, pati OFW ninanakawan mo pa! Kala ko pa naman umaapo yung papel pag sumulat siya. Galing ka nga sa tamod ni Tipsy D kasi magnanakaw ka rin katulad niya! Si Tipsy D, mala Robin Hood, nagnakaw ng bara sa kano. Ikaw, parang gobyerno, kasi yung ninakawan mo, mas mababa pa sa'yo! Kunwari, walang alam, oh,
ang sarap banatan. Yan, ganyan ang mukha ng maang-maangan. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Nagkaroon ata ng diferensya. Mot, hindi mo kayang baliktarin ng taong may ebidensya. Para makilala, dinaan mo sa ABS na alarma tuloy yung kompas ko sa'yo. Kung ganyan lang din pala eh, dapat ang apelido mo, Thomas Morato. Namamag-asa pa naman nanalo tong gago na to. Baka nakakalimutan mo, simot ka lang. Simotaro ako. Yan na ba ang bagong bida sa net? Nang gaya ng linya porket, nagmukhang astig na saglit, pero para sa kapatira, nagpapatira sa puwet. Para siya si Hartino ng gubat, Anigma. Ayoko na tong makita ulit! May nagsabi na sa akin na may katulad daw yung linya ko na bumenta. Pero sinubukan kong tignan, puta, magkaiba naman yung ginamit na ideya. Tignan to. Una nagsabi niyan si Plasma, gago kong usapang sulatan lang, original ako gumara. Kayo kong magbintang mga bara-bara, eh ginaya mo nga lang yung nagsabing gaya-gaya ako. Ngayon, sinong gaya-gaya? Ano ba sabi na ulit? Taga lang, may naalala ako eh. Yung parang cook daw sa burger machine. Buti pa yon, kasi marangal yung ginagawang pagkayod. Ikaw, palibasa, easy money, nagpapatsupa sa bakla kasi doon madali kang sumasahod. Kailangan nyo ako. Mahilig mang damay ng jowa ko. Yan, magaling si Apex kung ilalarawan ko. Naalala ko tuloy si Romano Trapido. Kung saan sila mahina, dun sila pinakamalakas. Pwes mahilig sa baliktaran to. Kaya alam kong kung saan ka malakas, yun ang kahinaan mo. Pwes, nobya mo naman yung idadamay. Simulan mo nang matakot. Di ba nilalak mo yung panty niya pag lumalabas ng bahay? Naknamputa to ang damot. Sigurista ka masyado sa ganong punto pa umabot. Kung sa bagay, kailangan nga namang ikandado pag kung sino-sino pumapasok. Kahit may regla, walang patawad. Talagang sarado daw dapat. Kaya yung pandikit ng modest sa mismong puke nakalapat. Hindi lang yung panty yung kinakatakot na mapasok ng mga manya, pati napkin kinakandado. Kasi mas sigurado daw pag padlock. Wordplay! Total mahilig ka sa pangsarado, may payo ko sa'yo, Ogag. Saktong-sakto pag yung nobya mo ayaw magpa-odrag. Imbis na dildo, gago, gamitan mo ng doorknob. Di ba ganyan kating magdikhed, ikaw pa mismo naghayag? Sabi mo kay Apok, damay-damay na lahat sa pangungupal mong hangad. Oo, ganyan siya kadikhed. Pero sa pananagutan, walang bayag yung anak na nga hindi pa marunong maglakad. Tinakbuhan niya na agad. Kaya yung galing mo sa BRB, parang di mo napanindigan. Kung yan na buo mong ang supling, di mo na nagawa pang balikan. Oo, wais ka na sa dami ng naipong karanasan. Ako bagito, baguhan. Pwes makinig at alamin kung sino bang may kakulangan. Kasi ako yung batang bumuo ng isang taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng siyam na buwan? Limot mo kay Boss Logs, porque may Boss Logs ka na ngayon. Naalala mo pa ba nun? Pinag-aral ka niya, Pex, para magkasilbe talino mo. At di ba bilang kapalit, sa kanya mo unang pinatikim yung sisid marino mo. Parang dalawang magsasaka na nagkalapit, na nagbibigayan pabalik, kasi tinutustusan kanya ng bigas kapalit ng pinapakain mong malagkit. Apex at Boss Logs ang lupit. Kaso nang hinayang ako, gusto ko sanang i-wordplay eh, puta, nahirapan ako. Hanggang sa naisip ko, di na pala kailangan ng spelit-spelit backwards, total, nagbabalik tarang kayo! Kaya pala sabi mo kay Badang, all three rounds siyang magmumumog ng bayad mo.
Alam na alam yung kababuyan, palibhasa na turuan kang sumubo ng banayad at sagag sa lalamunan. Kaya sa artipis, natanggap agad kong sipsep lang ang puhunan. Kasi pag tsumupayan, walang sayad, parang ilustrado na nagkulang. Ito pa na po, sa katanungan, masusubukan ka ngayon. Sino nga ba yung sanggol mo na iniwan at baklang karelasyon? Mukhang pag-amin na lang yata ang yun natitirang aksyon. Di ba idol mo si Luni? Pwes irebat mo lahat yun! Hoy, hoy, buloy, naalala mo pa ba yung ninakaw mo na linya? Logo ng kapamilya, di ba? Woo! Nagde-deny pa siya. Sige na nga, change topic na tayo, halatang naiilang ka na. Nakakaumay ka, may tamang timing kasi kung kailan pwedeng magmalalim. Tulad ng pag mag-isa ka, chinecheck mo yung daddy mo sa salamin. O di kaya pag yung kulangot mo, berde at malagim yun. Yun ang tamang panahon na pwedeng magmalalim. Tinalo mo si Fangs pero putapete ka pa rin. Kung nakalusot ka doon sa mukhang Apex na may sakit, patay ka ngayon sa Apex na magaling! Palaliman pa gusto mo? Aba, huwag mong hinahamon si Kajente. Lunod ka sa akin, boy, di ka na makakaahon pa sa Disyembre. Kolonyal mag-isip, kala niya nakatira siya sa California. Buti pa yung iba may classic na galawan na parang kariniosa. Balita ko, mahilig daw makipag 69 si Motmot sa Mariposa. O, baliktaran 69, Motmot, Mariposa. Wordplay ka ng wordplay, yung pamilya mo, isang linggo ng puro, yakisoba. Ako, mapa-mainstream o, indie man, laging indie man. Ikaw, taga Cavite, taga Area 1 ka lang. Ako, nasa Area 51. O, pati yung kailangan i-replay din. Nasa Area 51? Alien? Oh. Okay, nasa na yung mga pinagmamalaki mong kanta? Nasa Spotify na ba? Huwag kang feeling ati gay, tanga. Bakla ka naman talaga, diba? Tingnan mo, na-deny ka pa. Mot ka ng mot dyan, baka mamaya butterfly ka na. Huwag mo na itanggi. Nasa YouTube na yung sekreto mo ngayon. Tom, kung di ka talaga bakla, bakit mo ninakaw yung vibrator na naka-on? Kaya di na ako magtataka kung biglang maging bayot kasi para kang bakla na may bulutong. Bading kamot, oops, wordplay. Sang katutak ang tagasulat mo sa Cavite. Tapos magyayabang ka sa amin, tingnan nyo, ayaw pang umamin. Alam mo kung paano ko nalaman na may ghostwriter ka? Nagparamdam sa akin. Hinipe nyo kasi masyado, ayan na wili ng gusto. Kaya yung lihim na buko. Ano sinasabi mo, bro? Sinusulatan din ako nang napili kong hukbo. Mali ang kutob mo. Ayoko sa ghostwriter. Takot ako sa sarili kong multo. Yung mga tinuturing mo kagrupo, binuko kasuputan mo. Bukang bibig mo daw palagi, namamalimos lang po. Kaya yung lyrics niya, parang Biblia. Maraming kasulatan to. Para kang bintilador. Mahangin ka lang kasi may makina ka sa likuran mo. Ikaw, tangina mo, ikaw, ang babong ng flip-top. Kala mo mag-isa, puta, marami pala. Tangina, kailangan mo pa ng ghostwriter, lalaki ka ba? Motivated, tangina, motivated, tas ganyan mukha. Nakakasuka, isa lang ibig sabihin niya, nagsasabuka. Kaya wag na wag ka na mag-feeling heino sa mga tao. Pag wala ka pang talo, ibig sabihin, hindi ka pa kumpleto na sundalo. Hindi ka pa kumpleto na sundalo ako. Pagdating sa etablado, barumbado, mapa-freestyle sa ulado, iyo, Pinas, sunugan, BRB, nakakatatlo na ako. Kung di ako nung sumali, nakatikim ka sana ng kampiyonato. Alam mo kung ano katugma ng kampiyonato? Mag-usap na lang ulit tayo pag kampiyona ako. At sinyo, makulit lang yan boses mo. Kaya sila natuwa. Paulit-ulit na lang yung sinasabi mo sa akin, wala na bang iba? Ano ba? Inaasar akong bakla ng duwag. O di ba ang luba? Pwede sana nga maikasali yung laban natin para maputukan na kita sa mukha. Yo! Gago, di ako nagpapasulat.
Sa sulat ko, ako ay confident. Sinasabihan mo kong nagpapa-ghostwrite. Tawag doon, compliment. Tapos sinahanapan mo ko ng kanta. Hintay mo yung mixtape ko, gago. Sigurado, yung alauna mo maiiwanan ng mabilis pa sa alas 4. Sa movie, Nilunit Abra, gumanap to na kalaban. Tinira-tira sa mikropono, bigla pang in-RKO. Literal na binanatan, nakaka-insulto naman yata kung paano ka pinakinabangan title ng pelikula, respeto. Pero yung karakter mo nilapas tangan. Kaya nung palabas ay ginawaran, malamang peke yung saya mo. Kasi bawat palakpak nilang natamo, yun din ang sampal mong sinalo. Oo, ganyan ka kalakas kay Looney. Tipong magkumpare lang kayo. Di mo alam, sinasabotahe ka na bro. Alay niya nga yata sa'yo yung kanta niya na biyahe. Kasi diba, nagpapamasahe siya sa'yo. Nagpapamasahe siya sa'yo. Nagpapamasahe siya sa'yo. Oo, ikaw ay tao lang ni Looney. Tagahugas ng platito ni Ron Henley. Kayo lang ni Abra yung komplikado. Kasi di ko alam kung sino ba yung Becky. Kasi real to, nasa YouTube pa yung bid. Lagi silang partner sa mga gig para sa hip-hop daw yung standout. Nung pinanood ko, putang ina, magkaduet pa sila kumakanta ng Thinking Out Loud. Huwag mo itanggi. Baka itanggi mo pa. Baka itanggi mo pa. O ay dahilan, kababaihan, pinapatili nyo lang sila. O baka naman kayong dalawa talaga yung kinikilig sa isa't isa. O baka naman kayong dalawa talaga yung kinikilig sa isa't isa, pero walang kaso yun sa kanya. Pangarap niya na raw yan noon pa. Sa katunayan, para sa katanyagan yung mga tala na mismo ang niluluhuran niya. Oo, nakasandal ka sa pader, kapalit ng paglilingkod. Pero minsan, ikaw yung sinasandal ang pader kasi tagakamot ka ng likod. Tagasunod parang anino ni Ron Abra at Loon. Sobrang loser mo na yata sa ginagawa mong move. Sabi mo kay Sayan sa ilustrado, siya yung naglagay ng loose. Pues ikaw naman yung nilagay na taga-serve sa Cerberus. Ikaw ang napili na alipin. Nagpa-uto ka naman, Dudong. Nagpa-uto ka naman, Dudong. Binilog lang yung utak mong ulangot para gawing katulong. Pero sa utos na mga utuso, mukhang nasanay ka na yata. Pwes mananatili ka ng alalaya. Hindi ka nalalaya. Oo, sinadya kong balik. Oo, sinadya kong laruin para ipamukha na yung pagkatao mo'y di na kayang ibahin. Dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ngang alila ay alila kahit pabalik tari. Mo yung bangko na katayo sa sarili kong paa. Kasi nagsusulat to ng magdamagan hanggang takipsili may maglaon. Kaya nakatakdang lumubog tong haring araw sa nag-ensayo ng maghapon. Sakto na mga ko'y may kanta na lilim na sa liwanag mo'y lalamon. Kaya sa huling yugto ng isa buhay, wala nang haring araw na aahon. Smut! Mag-ingay sa pambeses para sa kanila! Yan yung mga laban na panalo talaga lahat. Pero advancing sa tournament, 9 judges, ang boto ng hurado, 9-0 para kay Mot! Si Mix,
ako, si Mot. Kasi kumbaga sa pagbabasihan natin yung mga bars, pareha sila may mga bars na mabibigat na ipinato. Magapukpukan nga ito kung doon yung pagbabasihan, talaga mahirapan ang i-judge kong battle na ito. Pero kasi abang tumatagal, dumadami yung mga generic na baon ni Apex, mga generic niya. Medyo ano yan eh, medyo hindi nakatulong kasi ang kalaban niya ngayon ay si Mot na talagang lahat ng tira sa kanya direkta talaga, mapa-bars, mapa-personals, talagang ano, para kay Apex lang talaga kumpara sa mga bars tapos may mga generic na punchline, kaya lamang dito kumpara miyan talaga ng tumamang bala, panalo si Mot. Apex versus Mot. Sa round 1, para sa akin tabla yun kasi kasing nakasusuntok and magkakasing dami yung punches. Tapos sa round 2-3, doon ako bumasa talaga ng may hindi. So mas nadamihan ako sa punchline ni Mot. Tsaka mas malalakas din yung mga bars niya. So binigay ko yun 2-0 para kay Mot. Pero mas malakas pa rin yung kumuha ng sombrero ko. Time. Yo, binato ko si Mot. Round 1, halos tabla. Yung simula, yung mga punches nila, pasok parehas, tapos yung ending nila. Then round 2, round 3, doon na nagsimulang umangat si Mot. Pero parehas silang malakas talaga. Balikan sa balikan, umangat lang talaga si Mot ng round 2 sa round 1. Yo, hindi ko silang kapo. Boto ko. Round 1 para sa akin, tabla yun. Malakas si Apex. Maganda yung simula niya. Pero maganda rin yung simula ni Mot. Para sa akin, pantay yun. Kasi parehas yung momentum nilang dalawa. Round 2, para sa akin, doon na naiwanan ni Mot si Apex ng sobra. Para sa akin, naiwanan niya na sobra. Hanggang round 3, mas unique yung linya, mas malakas. Mas effective. Mas malalim. Mas Apex. Ay, Mot. Yo, let's say top 1 kill. Apex versus Mot. Binoto ko round 1, gigitan, pero para sa akin, nag-edge ng konti si Mot. Tapos round 2, talagang... yeah, damn sa round 2, nakita talaga na lamang si Mot pagdating sa presence. Angles, although malakas yung pinakita ni Sir Apex, pero round 3, Mot talaga. Mot. Max Ford, angin ng laban yun. Apex versus Mot. Yung round 1, para sa akin, tabla. Yung round 2, binigay ko naman kay Mot, pati round 3. Pero yun, respeto pa rin kay Apex, kay Mot. Wala kayo the pricing batch 1. Ayun, para sa akin, dikit yung laban. Sobrang lakas silang preho. Pero syempre, kailangan natin musgahan. Para sa akin, yung dilamang ni Apex, pagdating sa injury kasi ng sulat, ng rhyme scheme, ng punchlines, yun naman yung inilakas ni Mot pagdating sa pagpili ng relevant at effective ng mga angulo at yung lakas ng haymakers. Pero para sa akin, naging factor din yung parang si Mot papataas yung lakas ng kanyang rounds. At si Apex, mas mahina yung third round niya kasi sa unang dalawa. All in all, para sa akin, Mot, pero gabe na lang.